Magandang araw po sa inyong lahat. Ang topic po natin sa araw na ito ay ang part 2 o ang pagpapatuloy ng mga palatandaan kung bakit pumapali ang ating puso. Pero bago po tayo magsimula, ay huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Panglabing-anim na palatandaan, pain in the throat. Pananakit ng mga daliri sa paa. Ang sakit sa mga daliri ng paa ay hindi nakakasama sa pisikal o mental na kalusugan sa simula, ngunit mahalaga na bigyan ng pansin. Kapag nararamdaman mo ang sakit kapag ikaw ay nagpapahinga o hindi naman dahil sa masikip na suot mong sapatos, ay obserbahan mo kung ano nga ba ang dahilan. Maaaring dahil sa aortoiliac occlusive disease o ischemia. Magpatingin sa manggagamot para maagapan agad kung anuman ang iyong nararamdaman. Panglabing-pitong palatandaan, cramps in the thigh and buttocks. Pamimitik sa hita at puwet. Ang cramps o muscle spasm ay karaniwang dahil sa kakulangan sa condition. Kung minsan naman, ay sa sobrang effort o pagod o dahil sa lamig ng panahon, ngunit kadalasan ay dahil sa problema sa puso. Kapag nararamdaman mo ito, sa tuwing naglalakad, ay kailangan mong magpakonsulta sa manggagamot dahil maaari itong indikasyon ng aortoiliac occlusive disease. Panglabing-walong palatandaan, no hair growth on the legs, walang buhok sa binti. Ang peripheral arterial disease ay nadedetect sa pamamagitan ng walang tumutubong buhok sa binti. Sa ganitong kondisyon ay may nakabara sa arteries na pumipigil sa pagdaloy ng dugo papunta sa binti. Ang kawalan ng buhok sa mga binti ay isang palitandaan ng sakit sa puso. Kapag nakaranas ka ng biglaang paglalagas ng iyong buhok, maaaring sinyalis ito ng sakit sa puso. Panglabing-siyam na palatandaan, sputum yung coughing, may plema sa pag-ubo. Ang kadalasang pag-ubo ng may kasamang plema ay isang senyales ng karamdaman. Ang kulay ng plema ay napakahalaga. Kapag ang kulay nito ay pinkish white, ito ay isang indikasyon na nagkakaroon ng tubig sa iyong baga. At ito ay isang sintomas ng sakit sa puso. Pangdalawampung palatandaan, interrupted sleep o naiestorbo sa pagtulog. Kapag madalas kang nagigising sa gabi para umihi, subukan mong huwag uminom ng maraming tubig bago matulog. Subalit, obserbahan mo ang sitwasyon. Kapag hindi nagbago ay magpatingin na sa manggagamot. Ang hindi mapigilan na pag-ihi ay isang sintomas ng sakit sa puso. Kaya huwag ipagwalang bahala. Pang-21 palatandaan, chest discomfort or paninikip ng dibdib. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng chest discomfort. Halimbawa ay reflux o parang babalik ang iyong kinain, lalo na pagkatapos kumain ng matatabang pagkain. Kapag ito ay hindi nawala at nagpatuloy, ay maaaring sinyalis ito ng heart attack. Huwag nang hintayin na mawala ang sakit. Magpatingin agad sa doktor o pumunta agad sa emergency department para maagapan. Pang-22 palatandaan, erectile dysfunction o walang penile erection. Sa mga kalalakihan, ang pagkakaroon ng mababang bilang ng testosterone ay sadyang nakakapanhin. Kapag hindi tinatayuan ng lalaki, ang pagkakaroon ng problema sa puso ay isang dahilan. Para tayuan ng lalaki ay kailangan ng karagdagang supply ng dugo ayon sa Harvard Medical School. Magpakonsulta sa manggagamot para malaman kung ano ang dahilan. Pang-23 palatandaan, confusion and forgetfulness, pagkalito at pagkalimutan. Maraming rason kung bakit nangyayari ito.
Ayon sa American Heart Association, ang variations sa sodium levels ay maaring gawa ng isang substance sa dugo, kaya nagkakaroon ng pagkalito at gayon din ang pagkawala ng memorya. Ang malnutrisyon, sobrang pagod at kakulangan sa bitamina at minerals ay nakakaragdag din sa kondisyong ito. Mas mabuti na magpatingin sa manggagamot bago pa ito lumala. Pang-24 na palatandaan, sleep apnea o pansamantalang pagtigil ng pintig ng puso. Ang taong may sleep apnea ay paulit-ulit na humihinto ang paghinga habang natutulog. Dahil sa baradong daluyan ng hangin, ang hininga ay hindi nakakarating sa baga, kaya nagre-resulta sa paghihilip at nahihirapan kumuha ng hangin. Ang sakit sa puso, heart failure, stroke, at abnormal na pulso ay may kaugnayan sa sleep apnea. Pang-25 ang palatandaan, panic attacks o pag-atake ng takot. Ang mga sintomas ng panic at heart attack ay halos magkapareho kaya nakakalito. Ilan sa mga ito ay ang pagkahapo, hirap sa paghinga, paninikip ng dibdib, pagpapawis, pagtaas ng heart rate, pagkahilo, at panghihina. Kaya magpatingin sa manggagamot para malaman ang tamang diagnosis. Pang-26 na palatandaan, sudden tenderness in the breast, biglang pananakit o pamamaga ng suso. Ang paparating na atake sa puso ay may sintomas ng pananakit at bigat sa dibdib. Ang banayad na sakit sa dibdib ay isang palatandaan ng atrial fibrillation o hindi mapigilang paggalaw ng muscles sa atria. Magpatingin sa manggagamot kahit minsan mo lang naranasan ang sintomas na ito. Pang-27 palatandaan, difficulty of breathing or hirap sa paghinga. Ito ay isang kritikal na sintomas lalo na kapag ikaw ay natutulog. Dapat hindi mo nararamdaman ito lalo na kapag ikaw ay nagpapahinga dahil relax ang mga muscles. Kapag nahirapan kang huminga kung natutulog, nakahiga o may ginagawa na hindi naman mabigat, ay magpatingin ka sa manggagamot. Ayon sa American Heart Association, maaaring magkaroon ng sakit sa puso kapag ang dugo ay naiipon sa ugat dahil sa hindi ito makadaloy sa lahat ng parte ng katawan na nagre-resulta sa pagkakaipon ng fluid sa iyong baga kaya nahirapan ang puso. Pang-28 palatandaan, sudden migraine or biglang pananakit ng ulo. Nagiging karaniwan na ang pagkakaroon ng migraines. Ito ay dahil sa iba't ibang factors. Karamihan sa atin ay hindi nalalaman na maaaring sinyalis ito ng problema sa puso. Maaaring sinyalis din ito ng stroke o blood clot. Kapag nararanasan mo ito nang may kasamang pagsusuka at pagkahilo, ay magpatingin agad sa manggagamot o magpadala sa emergency department. Pang-29 na palatandaan, back pain o pananakit ng likod. Karamihan sa atin ay hindi alam na ang pananakit ng likod ay maaring sinyalis ng sakit sa puso. Maaring sinyalis ito ng paparating na heart attack kapag ang sakit ay nasa ibaba o itaas ng likod o kung ang sakit ay nagsimula sa dibdib. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po.